palagay ko marami na kayong koneksyon. Marami nga ho. Baka kulangin pa yan eh. Siguraduhin lang nyo na malinis ang trabaho. Sapagkat may gumagalang asong ulul, si Jefe Marasigan, na gusto magpakabayani. Thank you.
Sige! At nang magtalsikan yung mga tutuli mo! Maraming salamat sa assistance yung kapitan. All the time, sir. Paano, sir? Mauna na kami ng mga bata ko. Okay. Let's go, men. Nanalo ka ngayon, Jepe. Hindi pa tayo tapos, Marasigan. Sa pagbabalik ko, humanda ka, Jepe. Isasabay kita sa paglubog ng araw. Alam mo, Beltran, ang tao raw na palabanta, nung inirish yan ang kanyang nanay, may kakambal na TV. Hello? Good evening, Mayor. Si Atty. Pilipio ito. Oh, Tony, napatawag ka. Pasensya na kayo, Mayor. Ibig ko lang kasing ipalam sa inyo na napatay na si Senyor Geraldo Beltran. Doon ang sarit na ginawa ni Jepe Marasigan sa kanyang planta. Ganun ba? Hindi problema yan, si Roberto. Naaresto ni Jepe Mayor. Sabihin mo sa kanya huwag na siyang mag-alala. Ako na ang bahalang gumawa ng remedyo. Magkakarating ho, Mayor. O, sige. Sir, ito yung baril na ginamit sa krimen. Dalhin mo ron. Sir, may nagpasabog ng transformer at may nagpaputok ng barel. Let's go! Mr. Beltran, may dalaw kayo. Puntahan mo si Mayor. Ibili mo siya ng paborito niyang prutas. At huwag mong kakalimutan ang 5 bundle na papel na may larawan ng mga bayani. Ikaw na rin ang mag-ayos sa paglilibing kay Papa. Tinawagan mo na ba sa Amerika si Mike Attorney? Tinawagan ko na ang kapatid mo bago ako nagpunta rito. Good. Sir. Tony, sir. Attorney, upo ho kayo.
ilapag mo dyan. Sa kotse mo na lang ako hintayin. Well, it's done. Sabihin mo kay Roberto na huwag na siyang mag-alala. No evidence, no case. Humingi kayo ng tulong sa akin, di ko nga naman ako ng paraan. Namili ka yata. para ho ito sa inyo, Mayor. Mga paborito niyong prutas, Mayor. Paborito ko nga ito. Puntahan mo si Judge Miguel. Siya ang lilitis sa kaso ni Roberto. Alam mo na ang gagawin mo. Good morning, Mayor. Congratulations, Jepe, for a job well done. Thank you. Take a seat. Hot coffee? Salamat, Mayor. Katatapos ko lang. Alam mo, Jepe, napakalaking bagay ang nagawa mo sa pagkakahuli sa Magamang Beltran. Mababawasan ng husto ang masasamang elemento dito sa ating bayan. Ganon din ang masasamang bisyo. Katulad niyang ipinagbabawal na gamot na nakasisira lamang sa ating mga kabataan. At sa pangyayaring ito, ay lalong matutuwa ang ating pamahalaan dahil na ipakita natin ang ating pakikisa sa anti-drug campaign. Sana ay katulad mo lahat ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Nang sa ganun ay mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. I hope you keep up the good work, Jepe. Maasahan niyo, Mayor. Sobra naman to. Talagang dadalaw ako dahil miss na kita. Talaga? Siya nga pala, yung training niya dito, hindi ba mahirap? Okay lang. Total, para naman sa atin to eh. At isa pa, pangarap ko talaga maging isang pulis. Tulad ng aking papa. Siya nga pala, Belen. Isang linggo, graduation namin. Pakidala ito sa bahay. Ano to? Invitation yan, para sa graduation ko. Ah, siya nga pala. Pasensya ka na kung hindi ako makaka-attend sa graduation mo, ha? Kasi may inuutos sa akin si inay na importante. Ganun ba? Di bale, okay lang yun. Sinari na nagod sa'yo eh. Total, magiging nanay ko naman siya, di ba? Ano yan? Pampabuenas. Belen, miss na kita eh. Matagal na akong walang... Daniel, ayoko ng ganyan, ha? Pampira. Bakit kasi hindi ka pa magretiro, Pepe? Pagka-graduate siguro ni Daniel sa Police Academy. Baka sakali. Ah, pagka-graduate na siya. Ito nga pala yung padala ng anak mo kanina. Oh. Anak mo na rin si Daniel. Halos ikaw na nagpalaki sa kanya nang mamatay ang mami niya. Ang bilis talaga ng panahon. Isipin mo. Kagagraduate lang ni Daniel sa elementary nung ikasal tayo. Ngayon, magpupulis na siya. Kaya nga dapat siguro mag-retire ka na. Meron ka ng kapalit eh. Hmm? Bakit? Mukha na ba akong retirable? Hindi pa naman. Parang may ibig sabihin yung mga tingin mo. Wala. Mayroon. Wala. Mayroon.
that the confiscated evidences are supposed to be cocaine and shabu, according to the apprehending police chief Jose Marasigan. But when tested by the CIS drug experts at their laboratory, it turned out that the confiscated cocaine and shabu were plain flour and bedsheet. Wherefore, in view of the foregoing facts, the accused Roberto Beltran is hereby acquitted of the crime charged against him. So ordered, April 12, 1990, Malbarosa. Signed, the Honorable Julius P. Miguel, presiding judge. Hey, Piggy, aren't you going to congratulate us for proving beyond reasonable doubt your filth? Magkita tayo sa mata. Anytime, asshole. Ngayong, Hepe, hindi natupad ang pangarap mong maipakulong ako. Baka nakalimutan mo ang sinabi ko sa'yo noon, Hepe, isasabay kita sa paglubog ng araw. O baka ikaw naman ang hindi abutan ng pagtilaok ng manok. Disappointed ako sa'yo, Marasigan. Sayang lang ang mga papuri ko sa'yo. Bulilyaso naman pala mga ebidensya nyo. Paano kung magkontra-demanda ang mga Beltran? Kaya mo bang lusutan ang mga perwisyong ginawa ninyo? Talagang gago at gagawa ng paraan ng mga Beltran para ituwid ang isang baluktot. Pero hindi ako ipinanganak kahapon lang. Para paikutin lang tumbong ko na parang trumpo. Kaya huwag kang mag-alala, Mayor. Hindi masasayang ang mga papuri mo sa akin. Kokonyatan ko sila. Hindi ba may kasabihan tayo? Ipakatago-tago man daw ang isang bulok. Sisingaw at sisingaw din ang baho. Ginagawa yan, Hepe. Hindi sinasabi. Sigan, congratulations. Thank you. Sige, mauna lang kami. Sige. Daniel. Oh, si Papa. Nagkataon kasi na ngayon din ang huling bista sa kaso ng mga Beltran. Kaya ako na lang nakarating. Ganun ba? Doon na lang ho tayo mag-usap sa quarters. May padadala ko kay Papa. Ah, sige. Tapos na ang pasya ko. Hindi na dapat magtagal pa ang Marasigan na yan. Lumalapot ang dugo ko at yung maalala ko ang ginawa niya kay Daddy. Alam niyo ba kung anong tawag sa Paraxa States? Ha? Alam niyo ba? Alam niyo? Pig! Oh, magkape ka muna. Ayusin pa raw ni Daniel sa PNP na ma-assign siya dito bago siya umuwi. Masipag talaga ang batang yan. Nagmana sa'yo eh. Siya nga pala. Bago ko makalimutan, may pinabibigay nga pala sa'yo ang anak mo. Teka, sandali lang ha, kukunin ko. Thank you.
Mason? 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 Dali natin sa ospital. Kumusta ang lagay niya? Sa likod ng tama niya. Sana hindi inabot ang baga. Sir, may natagpuan sila at Inyente Ramirez. Abandon Mercedes-Benz. Light blue model 81. Marahil yun ang ginamit ng mga taong bumalit sa inyong bahay. Doc, kumusta na siya? Malubhabang. Well, natanggal namin ang bala pero maraming dugo na wala sa kanya. The bullet penetrated the lower lobe of the left lung. Nagkaroon ng collapsed lung and therefore the prognosis is not too good. I have to leave you now. Ayos yung pare. Board chair for the lady, please. Hi, I'm Mike. I'm a balibayan. I'm kind of lonely. I don't want to be lonely tonight. What would you care to have? Would you like to have zombies, screwdriver, or me? Ladies drink. Just ladies drink. Keep the lady and ladies drink, huh? Make it double. Jerry, may I? Sure. I have a special straw for you, direct from Uncle Sam. To make your drink taste different, something like stateside. It's yours, little. There's a lot of it from where it came from. I like your style. Lots of lies. Tumanggap ako ng radio message mula sa highway patrol. Verified, karnap yung Mercedes-Benz na ginamit ng mga taong namaril sa inyo. Papa! Papa, nabalita ako nangyari kay Mama Son. Kamusta siya? Nakakilala niyo bang gumawa nito? Inimistigahan pa ni na Kapitan Rivera. Siya nga pala pa. Girlfriend ko si Belen. Kumusta po? Iha. Bakit ninyo pinakialaman si Marisigan? Iniutos ni Mike na aranahin ko siya ng bala. Dapat pinaalam mo sa akin. Eh ayaw nga ni Mike na malaman mo. Sa akin si Marisigan. Sa akin siya may atraso. Mabuti na lang hindi niyo napuruan ng Marasigan na yan. Ano lagay ng asawa niya? Nasa intensive care siya. Lubos-lubosin mo na ang trabaho mo, Romano. O, Daniel. Kamusta na si Mama Son? Hindi pa rin makausap. Pa, may pagkain ka ba rito? Biskuit lang sa kasaging. May sandwich sa kantin. Halika, samahan kita. Nurse, ikaw na muna bahala sa kanya.
Dapat siguro, Papa. Ako na umawak ng kaso, magkabalik kay Mama Son. Kung ikaw ang hawak ng kaso, baka sabihin pa ng mga taong naging bias ang ginawa mong investigasyon. Hayaan muna natin sa kanila. Ngayon, kung walang mangyari, good evening, Dr. Ramirez. Good evening. Nabisita na ba niya, Mrs. Ko? I'm doing my rounds right now. As a matter of fact, I'm going to visit your wife. Son? She's dead. Anong mga oras alis ng barkong sasakyan mo patungo na Jangas? Ngayon pong alas 10. O sige, Sepang. Maraming salamat sa mga taong ipinaglingkod mo sa amin ni Ason. Alam ko akong paghihinala niya. Pero wala siyang ebidensya. Bilib ako sa trabaho mo, Orman. Unti-untiin ko ang layo ni Marasigan. At lahat ng mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos si Marasigan, dudurugin ko siya sa aking mga kamao. Nano, ngayong pulis na itong si Daniel, matutupad ng pangako ko kay Ason. Ano ba ang pangako niyo kay Mama? Matagal na niya ako pinagre-retiro. Sabi ko sa kanya, pag pulis ka na, saka na ako mag-retire. Sir, pag nag-resign kayo, matutuwa ang magkapatid na Beltran. Baka paghigantihan pa kayo. Narinig nyo naman ang banta ni Roberto sa inyo. Pareho na rin yun. Kahit nasa serbisyo ako o wala, hindi sila titigil hanggat hindi ako napapatay. Pati tuloy siya so nadamay. Yan ba si Atorne? Di kampanilya o di kampana? Hi, Atorne. Ano bang balita, Atorne? What's up, Atorne? Maganda, Mr. Beltran. Have a seat. Nagretiro na si Hepe. Ang deputy niya ang pumalit.
si Rivera. Uy, baka. Well, lalong mapapadali ang pinabala ko sa Marasigan na yan. Pero may problema pa tayo, Mr. Beltran. Ang anak ni Hepe, naasahan siya dito sa bayan. Just leave it to me, Blood. Ipaubaya mo na sa akin yung bi. Ito si Michael. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Relax ka lang. Pagagalitin muna natin nang gusto si Marasigan. Ang galit ang boss natin kay Hepe Marasigan. Pangalain mo, pati ang bangkay ng asawa nitong nananahimik na. Nakuha pa niyang ipabungkal sa atin. Simple lang gusto ni boss. Uunti-untiin niya ang pagpatay sa lahi ni Marasigan. Tayo. Abot na 'yung Jose. Mainit din ang dugo mo. Pre.
Ang pinagtataka ko, yung mga tauhan natin na bumaril sa bahay ni Marasiga at sumira sa lapid din ng asawa niya, ang pinatay. Well, it's a vendetta case. It's obvious. Nobody else has that much grudge except that fucking pig, man. That fucking pig. Ang balita ko, mula nung mamatay ang asawa ni Epe, hindi na siya lumalabas ng bahay. Nakukulong na lang ang matanda sa kanila. Pinaplano tayo nun. Magmatsag-matsag ko pa rin. Ha, Romano? Ano itong patayang naganap kagabi, Rivera? Hindi ho namin alam ang motibo, Mayo. Kung bakit pinatay ang mga yun. Aba, dapat nating malaman kung sino ang pumatay sa mga yun. Kaya nyo, Mayo. I-assign ko ang kaso sa aking mga tao. Good. Gawin mong priority ang kasong yan. And I want developments. Yes, Mayo. Noni, manmanan niyo kung anong ginagawa. Nagpapaantok yung matanda sa kanyang tumba-tumba. Thank you.
Masyado kang matandang Pilay! Huwag kang haharas daan! Tumabi ka! Tabi! Ano ba? Bigi ka ba? Itabi mo! Romano! Alex, Bert, tara na. Romano, ano bang nangyayari sa ating mga bata? Isa-isa silang pinapatay. Una, ang apat na bumira sa bahay ni Marasigan. At kagabi, si Marco at ang kanyang mga kasama. At ayon sa nakakita, nakaayos ng pampulubi ang pumatay. Hindi kaya lahat ng yan ay kagagawa ni Marasigan? Imposibleng mangyari yan, Mr. Beltran. Dahil mula nung isang umaga, hanggang kaninang umaga, hindi umalis ng bahay si Marasigan. Pangalawang strike na ito, ng mystery killer. I want you to follow up this case. Ini-assign ko sa inyo ang kasong ito. Pa! Papa, may gusto sana akong konsulta sa inyo eh. Tungkol saan? Meron kasi malaking kaso na pinawakan sa amin ni Fred, si Chief Rivera. Mm-hmm. Tungkol ba rin sa mga patayan na gaganap dito? Patayan? Bakit? Nagkaroon ba ng patayan dito? Eh, paano naman kasi, Papa? Hindi kayo lumalabas ng bahay. Kaya wala kayo alam na anumang balita. Araw at gabi, wala na kayong ginawa kung di maupo dyan sa tumba-tumba nyo. Hindi ba kayo naiinip? Mula kasi nang mamatay ang mamason mo at magretiro ako, para bang wala na akong ganang lumabas ng bahay. Dito sa kasong sinasabi mo, mayroon ka na bang lead? Eh, Papa, wala pa nga eh. Pero itong huling patayan na naganap, may isang testigo na nakakita na ang psycho killer daw ay nakaayos pulubi. At isang armas ang ginagamit niya, shotgun. Shotgun? Malupit na baril. Ang pinagtataka ko lang, Papa, kung bakit ang mga pinapatay niya ay puro mga tao ng mga Beltran. Baka naman may atraso ang mga Beltran dito sa sinasabi mong Mr. Killer, kaya motibo niya ay paghihiganti. Siguro nga, Papa. Pero mukhang mahirap pa kami isolve ang kasong ito. Masyadong matinik ang Mr. Killer. Di wala ka nga akong ebidensya. Di basyo ng bala niya, walang maiwan. At yung mga bagay na pwede niya mahawakan, di walang fingerprints.
walang fingerprints. Baka naman nakagwantes ang mystery killer. Ah, Daniel, ang isang magaling na pulis ay masipag, matiyaga, may photographic memory. Ang lahat ng ebidensyang maaari niyang ipunin, kahit ganong kaliit, ay iniipon niya. Dahil darating ang araw na yan ay magkakatugma-tugma. Parang jigsaw. Believe talaga ako sa iyo, Papa. At saludo pa ako sa iyo. Siguro kayo may hawak ng kaso. Siguradong solved ka agad. Jay, yung order mo nandito na. Pera. Tatano to! Ano ba sa akala mo? Teka! Hindi mo ako pwedeng sama! Tatawag mo lang ang abogado ko! Gano! Hindi mo kailangan ang abogado! Dalawang piyasa ang aso mo! Sige! Sumama kayo! Ano ho ito? Konting tulong sa mga bata. Gagraduate na pala ang isang anak mo. Mayor, hindi ko ho matatanggap ito. Kunin mo na yan, Hepe. Biudo ko, wala akong mga anak. Kailangan mo yan. Maraming salamat, Mayor. Siya nga pala, may iba tayo ng usapan. Masyado naman yatang mainit ang tauhan mong si Daniel doon sa batang hinuli niya. Hepe! Sir, bakit naman ganun? Bakit yung pinalaya? Mga taong nahuli namin kagabi. Sagutin niyo ang tanong ko. Desisyon ko yun. Pero mga tragpuso ng mga taong yun! Hindi niyo dapat pinalaya. Alo ang karapatan mong kwestiyonin ang desisyon ko. Yun ang pasya ko. Kung minsan hindi ko maintindihan kung anong ibig palabasin ni Hepe Rivera, bakit kailangan palaya ng mga putang ng drug pusher ngayon? Alam naman ni Hepe na ito ang salot. Nasisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Kahit si Mari maging biktima ng bisyong ito. Hindi ako papayag, Fred. Kailangan, habang maaga, gumawa tayo ng paraan. Baka lumaki ang apoy. At pati tayo, kasamang matupok. Oh, baitan mo lang ang customer mo, ha? Aha. Umakita kayo sa itaas. Sige, ho. Aha. Doon na kayo sa itaas. Oho.
Tuloy lang kayo. Marami kaming magagandang babae. Sinong gumawa nito? Isa pong naka-gas mask at may shotgun. Anong klaseng hepe ka? Mga tauhan mo lamang hindi mo kayang supilin? Hindi mo ba alam na mali ang ginawa nila? Eh kung idemanda sila ni Beltran, walang dalang warrant, basta na lang magre-raid? Mayor, may napuha silang ebidensya. Mga ipinagbabawal na gamot. At ang mga babaeng nagtatrabaho ro, ay pawang walang lisensya. Ebidensya. Lagi na lang ganyan. Totoo naman yun, Mayor. Katunayan, isasampa ko na ang kaso laban sa mga Beltran. Ano sinabi mo, Hepe? Narinig nyo? Idi-demanda namin sina Beltran. Hepe, kapag hindi ka nakisama, maaari kitang isuspindi. Kayo ang bahala, Mayor. Daniel. Papa, bad news. Bakit? Patay na si Hepe Rivera. Inambos siya. Pati ng 7 pulis na kasama niya. Kailan nangyari ito? Kaninang bandang alas 4 ng hapon. Sa tulay ng baryo talaga. Good evening, ho. Good evening. Good evening, ho. Good evening. Handa na ho mga epektos, Mr. Beltran. Good. Hinihintay ni Mr. Chua ang mga yan. Kailangan ma-deliver ang mga ito ngayong gabi. Reglado, boss. Ingat lang kayo. Mano, oh. Anong bahala dyan? Papa, magandang balita. May lead na kami kung sino pumatay kay Hepe Rivera. Ayon sa asset namin, ang mga killer ay nagtatago sa mga gubat na lupain ni Mayor Maravilla. Sa taklang na bulan. Doon nga, Papa. Kaya lang hindi namin ma-raid. Baka maipit kami eh. Kaya naghihintay kami ng waran. Sabi sa amin ni Judge Santiago, bukas pa rin ang tanga lalabas ang waran. Kaya bukas pa rin sasagawa ang pag-raid sa kanila. Good work, Daniel. Thank you, Pa. Papalit lang ako ng suot. Ito na ang pinabili mo!
Nano, matatahimik na rin ang kaluluwa mo. Papa! Kayo pala ang anino sa likod ng patayang nagagalam sa bayang ito! Bakit kailangan paikutin niyo ang gawing gago? Nasa bandang huli, malaman ko kayo palang pumapatay! Sa pulso pagkabata ko, bugang nakaukit sa puso at isipan ko! Itunog kita! Pinangarap ang tayan! Kung kinakailangan sirain at turugin ang bantayan nito! Gagawin ko yung papa! Dahil walang ama sa batas. Oo. Pumapatay ako. Ngunit ang mga pinapatay ko ay mga hayop sa lansangang kumikitil sa katarungang hinihingi ng taong bayan. May batas tayong dapat magdawad sa kanila. At dati ka ng alagad ng batas. Batas? Katarungan? Siniran at binaboy pa ng mga Beltran na sinasabi mong batas. Daniel, gumising ka sa mahimbing mong pagkakatulog. At makikita mo, ang batas na sinasabi mo ay hindi na umiiral dito. At kung kinakailangan kong patayin silang lahat, ay gagawin ko. Ngayon, kung dinadakip mo ako, anak, gawin mo. Alam kong tinutupad mo lang iyong tungkulin. Station. Andiyan ba si Daniel Marasigan? Daniel, telepono. Salamat, ah. Hello? Daniel? Daniel Marasigan? Hello? Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. May paririnig lang ako sa iyong natitiyak kong makikilala mo. Daniel, maawa ka sa akin! Tulungan mo ako, Daniel! Belen! Belen! Ano ginawa sa'yo? Sumakit ka! Maawa ka sa akin, Daniel! Tulungan mo ako! Belen! Daniel, masakit pong mapakinggan ng bata mo nang humihingi ng tulong pero wala kang magawa. Helpless, helpless, helpless. Makinig ka pa! Sige! Gawin yung pulutan yan! Napakahayop mo! Kapag may nangyari kay Belen, di kita patatawarin! Para humingi tayo ng tulong sa provincial commander.
Personal to Fred. Personal. Belen, isinusumpa ko sa harap ng bangkay mo. Kung sino man ang gumawa nito, uusigin ko silang isa-isa. At kahit saan sila magtago, hahanapin sila ng bala ko. Pareho lang naman tayo. Oh. Hoy, hoy. Ang ahas, magpalit man ng balat, ahas pa rin. Kaya tayo, ahas pa rin. Mga unod! Nanto na tayo. Pero, kagaya na lang nung shota ni Daniel. Ha? Pinapak na natin, niyari mo pa. Ganyan ka talaga ka manyakis, tol. Shit. Tara na nga. Puro kayo kalokohan. Napikon si Manyakis. Maunun! Oh, pare. Bigat na pagaramdam ko. Heavy na ako. Pare. Okay, ito, Joy. Oo nga, kaka mo ubus na stock natin eh. Kasi pare, inubos eh. Score ka mo kasi. Pare. Amats ko, pare. Amats! Si Marsigan! Bigay mo na. Huwag mo na akong pahirapan. Marami kapag gustong anakan! Patayin na ito, ah! Marisigan! Hindi ko sinasadya ang pagpatay sa kanya! Punyeta kang mistisong sapsap! Patayin na! Inaararo mo pa! Mahawa ka! Ang dapat sa mga katulad mo, kinakapo ng pala. Thank you.
pagsisigan! Anong kailangan mo? Nasaan ang pakialamero mong anak? Wala rito. Baka nasa munisipyo. Kung wala man ang bunga. Andito naman ang puno. Kaya kung marunong kang magdasalepe, magpa-Hesus ka na. Tawagin mo na lahat ng mga santo't santita ng abogado mo! Magpapahingayin na kita ngayon. Hindi ba ang isang taong papatayin na? Ay pinagbibigyan ang huli niyang kahilingan. O sige. Ano yun? Babasahin ko lang isang kataga sa aklat ni Herodes. Tawagin mo man si Herodes. Sama mo pa si Pilato. Tiyak na bangkay ka na ngayong marasigan. Aklat ni Herodes. Kapitulo 38, versikulo 45. Sila sabi rito, kapag hinanap mo ang iyong kamatayan, tiyak na iyon ay iyong matatagpuan. Tama! Tama si Herodes! Natagpuan mo na ngayon ang kamatayan mo! O ang sayo! Storbo naman, oh. Masyadong mataas ang ambisyon ng bata. Hindi naman kaya ng mga tuhod mo. Anak ka nga ni Marasigan na kupal. Sisiguruduhin ko sa'yo. Nahalik ka sa talampakan ko. At minsan mo nalang ipipikit ang iyong mga mata. Tapang walang iya mo, Beltran! Pati ang babaeng binago sa buhay! Hindi na amay mo! Matapang ka lamang! Dahil marami kang aso sa paligid! Oo, Beltran, mapapatay mo ako! Pero tinitiyak ako sa'yo! Magkikita tayo sa impyerno! Ah!
Magandang gabi, attorney. Palyado't kumakatok ng karburador mo. Pugak-pugak pa. Umabot na tayo sa hangganan. Kailangan hatulan na kita. Huwag. Huwag marasigan. Utsan lang ako ng mga Beltran. At ni Mayor. Nasaan na magkapatid na Beltran? At ang balyena sa kating si Mayor Maravilla. Epe, Marasigan, si Roberto nasa kanyang rest house sa Bulinaw. At si Mike naman sa kanyang condominium sa Maynila. At si Mayor, lagi yun sa kanyang mansion. Oo, Epe, Marasigan, pwede ba mapila ako? Iabswelto mo na ako. Buhayin mo lang ako. Jack, pakikinabangan mo ako. Pepe. Sintensyado ka na, attorney. At ang hatol ko sa'yo, silya elektrika.
Alam mo, Mayor, ngayon lang ako nakarinig ng balyen ng parang huni ng tren kong humilik. Lubos-lubosin mo na pagtulog mo. Tutal, babangunguting ka rin lang sa kabundatan ng kawalhangian mo. Hepe! Parang awa mo na! Buhayin mo ako, tayo maghahari dito. Ikaw ito kung gagawa ng batas sa bayang ito. Paano naman ang magkapatid na Beltran? Hindi kaya sasama ang loob nila kung iitsapuera mo sila. Wala akong pakialam sa mga Beltran! Hindi ka lang pala ganit. Sinungaling ka pa! Ano magagawin sa'yo, Mayor Maravilla? Balyena na sakate? Bordigos? Nagpapasasa sa kaban ng bayan? Kaya puro utot ang laman ng katawan? Una! Papaluti kita na parang suma. Pangalawa. Mayroon akong magandang sorpresa para sa'yo. Pag-ibe. Time bomb. Para huwag ka mainip, Mayor. Pasasabugin natin sa loob ng isang minuto. I-set natin, ha? Goodbye, mga bulat! Adios! Hebe, mawa ka! Hebe! Mawa ka sa akin, Hebe! 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 Si Mike! Paksiw ka na ngayon. Oy, Lichon! Paksiw ka na ngayon.
Ang lechon ay naleche na. Tapusin natin ang palabas. Maghihintay ako sa ginagawang malaking gusali. Ang NDW. Putang ina mo, Marasigan. Lalabas at lalabas ka sa lunggang pinagtataguan mo. Pausukin ko ang pit at talampakan mo sa mga balang bubutas at dudurog sa katawan mo. Sandro, kailangan kong bersa ni Blackie Sunny Boy. Susurpresahin natin ang bukbuking matandang daga sa kanyang pinagtataguan lungga.
Wala ba dyan? Wala, boss, eh. Sige, hanapin nyo. Thank you.
Papalubog na ang araw, marasigan! Nabaliktag yata ang pangyayari. Mukhang ikaw ang masasabay sa paglubog ng araw. Alam mo, Beltran, dalhin mo kita sa ospital ngayon. Palagay ko hindi ka naaabot. Wakasan natin ang paghihirap mo.